Pasisinayaan ngayon sa Mactan Cebu International Airport ang bago nilang kagamitang environment-friendly. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? May good to share. Andito tayo ngayon sa Mactan Cebu International Airport upang tunghayan nga ang launching ng kanilang bagong bridge-mounted equipment. Sa pamamagitan nito ay may iwasan na ang paggamit ng mga aircraft auxiliary power unit kung kaya makakatipid ito sa gasolina at maintenance cost. May baba din ang carbon emissions ng eroplano, higit 80% at mababawasan ang noise pollution. Pasigtas din ito sa mga pasahero at mga tripulante ng paliparan. First time itong magagamit sa Pilipinas, nakaakibat din naman ng programa ng Cebu Airport na maging isang green airport. Sa iba pang balitang dako, Cheryl, nangamoy ang basura dala ng garbage truck sa Barangay Mabolo, Cebu City, na hindi makapunta sa landfill matapos maklamp dahil sa illegal parking. Ipinarada kasi ang mga truck ng basura sa labas na pamismo ng barangay complex. Tig 2,500 ang multa sa bawat truck. Nakiusap na lang ang barangay sa Road Management Authority na uutangin lang muna ang multa para lang maitapon ang mga natenggang mga basura. Dito lang sila pinagbigyan ng RMA at tinanggal ang clamp sa gulong ng mga truck. Paalala nila, dapat pagsapit ng alas 12 ng gabi ay dapat sa designated parking lot sila pumarada. Samantala, natagpuan ang getaway Mitsubishi Adventure ng mga suspects sa pag-atake sa dalawang jewelry store sa Barangay Paknaan sa Mandawi City kagabi. Narakip din ang driver ng naturang sasakyan na si Marcel Punesto at nakuhanan siya ng isang baril at granada sa loob mismo ng sasakyan. Kasama ang ilang mga damit ng mga na ginamit daw sa pang-hold up. Base sa CCTV footage sa krimen, dito sinakay ang dalawang suspect ang bag na tinangay na alahas. Sa ngayon ay ayon kay Cebu City Police Director Colonel Antonieto Cangete, na-identify na halos lahat ng mga suspect at inaasahang arestuhin na rin sila sa mga darating na araw. Kanalang una nga itong mga balitang dako, karong adlaw, dikan diri sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Dalit sa iyo, Sherry. Daghang salamat, One News Cebu Desk Editor Dale Israel.